Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-inspection o paano mag-check ng purge valve kung sira na o hindi pa. Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Kung napanood mo yung video ko tungkol sa purge valve, ipinaliwanag ko dun kung ano ba ang trabaho ng purge valve sa makina. Ngayon naman mga kapiston, ang topic natin ay tungkol sa pag-inspection o pag-check kung sira na ba o hindi pa ang purge valve. Sa mga gasoline engine mga kapiston, bawat brand ng sasakyan merong purge valve. Tulad ng gasoline engine Toyota, gasoline engine Hyundai, gasoline engine Ford, gasoline engine Honda, gasoline engine Mitsubishi, lahat yan merong purge valve. Yun nga lang mga kapiston, nagkakaiba lang sila ng disenyo. Pero, isa lang ang trabaho niyan sa makina. Pare-pareho lang yan ng function, kahit magkakaiba yan ng disenyo. Sa pag-check ng purge valve, kahit anong brand mga kapiston, isa lang din ang paraan sa pag-check ng purge valve. Yun ang ituturo ko sa inyo mga kapiston. Kapag sira ang purge valve, palyado ang makina o namamalag ang makina at meron niyang engine light on. Dahil sa gusto nating malaman ang dahilan ng engine light on, ginagamitan natin niya ng scanner para ma-detect natin kung ano ba yung dahilan ng engine light on. Kapag lumabas yung ganitong DTC o ganitong trouble code, ibig sabihin sira ang purge valve ng iyong makina. Ito yung DTC o yung trouble code, P0443. Ang description yan mga kapiston, evaporative emission control system purge control malfunction. Kapag nakita mo yan sa scanner, ibig sabihin maaaring may problema ang purge valve mo. Ito pa yung isang code mga kapiston, kapag nakita mo ito sa scanner, ibig sabihin merong problema ang purge valve. Ito yung DTC code, P0442, evaporative emission control system leak detected. Kapag nakita mo yun sa scanner mga kapiston, maaaring merong problema ang purge valve mo. Para makasiguro tayo na talagang sira yung purge valve, ituturo ko sa inyo ngayon mga kapiston kung paano ba malalaman kung sira ba o good pa ang purge valve ng iyong makina. Mga kapiston, ito ay isang purge valve. Purge valve ito ng Ford. Ford Taurus. Sa pagkakaalam ko mga kapiston, wala pang Ford Taurus sa Pilipinas. Pero tulad ng sinabi ko mga kapiston, sa mga gasoline engine, bawat brand ng sasakyan merong purge valve. Nagkakaiba lang sila sa disenyo, pero pare-pareho sila ng function. Ngayon mga kapiston, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-check kung sira na ang purge valve o good pa. Itong part na ito mga kapiston, ito ay konektado sa charcoal canister. Ito yung meron ditong hose na konektado sa fuel tank. Dito dumadaan yung fumes ng gasolina. Itong part naman na ito mga kapiston, papunta ito sa intake manifold. Kapag nag-open ito, kapag nagkaroon ng kuryente dito sa connector na ito, mag-o-open yung valve dito sa loob. Dadaan yung fumes papunta sa intake manifold. Ngayon mga kapiston, sa pag-check ng purge valve, ang gagawin mo mga kapiston, itong part na ito, ito yung papuntang canister, sisipsipin mo ito. Kapag sinipsip mo ito mga kapiston, dapat magkakaroon ito ng vacuum. Kapag nagkaroon niya ng vacuum, ibig sabihin, good pa ang purge valve mo. Halimbawa mga kapiston, pag sinipsip mo ito, dapat didikit sa dila mo.
Ibig sabihin, good pa yung purge valve. Pero kapag walang vacuum, kapag walang nakikreate na vacuum, kapag sinisip-sip mo ito, ibig sabihin mga kapiston, sira na yung purge valve ng makina mo. Kailangan mo ng palitan, kaya nagkakaroon ng engine light on at palyado sa makina dahil sa sirang purge valve. Ulitin ko mga kapiston, ang gagawin mo lang, yung papuntang charcoal canister, titingnan mo lang, meron itong mahabang hose. Tatanggalin mo yung hose, sisipsipin mo lang yung part na ito. Dapat magkakaroon ito ng vacuum. Dapat dumidikit yung dila mo dito kapag sinisipsip mo ito. Ibig sabihin, kapag merong vacuum, good pa yung purge valve. Pero kapag walang vacuum na nangyayari sa tuwing sinisipsip mo ito, ibig sabihin, sira na ang purge valve ng iyong makina. So yun lang mga kapiston, sana naintindihan mo. So yun lang mga kapiston at sana may natutunan ka sa topic natin ngayon. At kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.